Ika-31 isa ng Agosto, Lunes, sa 22 linggo ng karaniwang panahon, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Pagdating ni Jesus sa Nazaret kung saan siya lumaki, pumasok siya sa sinagoga sa araw ng pahinga ayon sa kanyang kinaugalian. Tumindig siya para bumasa ng kasulatan at inabot sa kanya ang aklat ni Propeta Isaías. Sa paglaladlad niya ng rolyo, natagpuan niya ang lugar kung saan nasusulat. Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, kaya't pinahiran niya ako upang ihatid ang mabuting balita sa mga dukha. Sinugo niya ako upang ipahayag ang paglaya sa mga bilanggo, sa mga bulag, ang pagkabawi ng paningin, upang bigyang ginhawa ang mga api, at ipahayag ang taon ng kabutihang loob ng Panginoon. Binilot ni Jesus ang aklat, ibinigay ito sa tagapaglingkod at naupo, at nakatuon sa kanya ang mga mata ng lahat ng nasa sinagoga. Sinimulan niyang magsalita sa kanila. Isinakatuparan ang kasulatang ito ngayon habang nakikinig kayo, at sumang-ayon silang lahat sa kanya, at sinabi nila, "Di ba't ito ang anak ni Jose?" Nagsalita si Jesus sa kanila, "Tiyak na babanggitin niyo sa akin ang kasabihang, manggagamot, pagalingin mo ang iyong sarili. Gawin mo rin dito sa iyong bayan ang mga bagay na narinig naming ginawa mo sa Kapernaum." At idinagdag niya, "Talagang sinasabi ko, walang propetang katanggap-tanggap sa sarili niyang bayan. Tinitiyak ko sa inyo, marami ring may ketong sa Israel sa kapanahunan ni Propeta Eliseo, pero wala sa kanilang pinagaling kundi ang Siryong si Naaman." Napuno ng galit ang lahat sa sinagoga pagkarinig dito. Tumindig sila at ipinagtulakan siya sa labas ng bayan. Dinala nila siya sa gilid ng burol sa kinatatayuan ng kanilang bayan para ihulog. Ngunit dumaan siya sa gitna nila at umalis. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Sinimulan niyang magsalita sa kanila. Isinakatuparan ang kasulatang ito ngayon habang nakikinig kayo. Sa pagbabalik ni Jesus sa Nazaret, ang sinagoga ang una niyang pinuntahan. Bilang isang lalaking Hudyo na nasa hustong gulang, may pribilehiyo siya na magbasa ng banal na kasulatan at magbigay ng ilang paliwanag ukol dito. Pinili niya ang isang bahagi ng aklat ni Propeta Isaías tungkol sa hinirang ng Panginoon na maghatid ng mabuting balita sa mga dukha, paglaya sa mga bilanggo, pagkabawi ng paningin at bigyang ginhawa ang mga api. Ipinahayag ni Jesus sa mga nagtitipon sa sinagoga, "Isinakatuparan ang kasulatang ito ngayon habang nakikinig kayo." Marami ang mga dumalo sa pagtitipon sa sinagoga ang nakakilala kay Jesus dahil kilala siya ng marami bilang anak ni Jose. Mataas ang pagtingin nila kay Jesus at sa kanyang pananalita. Ngunit batid ni Jesus ang laman ng kanilang isip. Nais ng kanyang mga kababayan na makakita ng mga kagila-gilalas na himala na nabalitaan nilang ginawa ni Jesus sa Kapernaum. Sa pagkayamot ni Jesus sa mababaw na hangarin ng kanyang mga kababayan na makita ang mga himala, binanggit niya ang dalawang pagano na nabuhay sa matandang tipan, ang biyuda na taga Sarepat at si Naaman na taga Syria ay kapwa pinagpala ng Diyos at binigyan ng himala. Ang pagkalugod ng Panginoon ay hindi nakakulong sa mga Hudyo lamang kundi umabot maging sa mga pagano. Pagsasagawa. Paano mo masasabi na ang pagpapala ng Diyos ay patuloy nating tinatanggap at tinatamasa ngayon?